Ang ganto siya kalaki. Pero ano, kulay violet siya tapos di siya masakit. Hi everyone, welcome back to my channel again. It's been 1 week nung huli kong upload. Ayan, may narinig kayo, diba? Dito ako. Dito sa Jerry. Alam nyo guys, kaya di ako nakapag-vlog and upload. Kasi natakip ko ako ng anxiety ko. Unexpected kasi wala naman akong anxiety dati. And first time ko siyang maranasan. Ano kasi yun eh, 1 week akong inatake. Anxiety. Mm-hmm. Pero mga 3 days ago. Umupo ka dito. Ay, sorry. pero mga 3 days ago, ayun talaga yung malala talaga na masasabi ko. Kasi nun sa mga 4 days before, 3 days. Parang ano lang kasi siya eh, unang atake sa akin, tuwing gabi. Hindi ko alam kung mababa hemoglobin ko, pero okay naman yung hemoglobin ko sa laboratory ko. Tapos, ano ko, parang natatakot ako nga matulog. Tapos, syempre, paggabi, di ba, bago ka matulog, parang naisip mo yung mga nangyari sa'yo. Yung parang mga nag-a-analyze ka pa, ganun-ganun. Mga nangyari sa'yo, mga ginawa mo ng buong mag-araw, ganyan. Tapos, kahit ano, kahit pag inom ko lang ng gamot, kahit wala naman side effect. Feeling ko may side effect na siya. Kasi nag-ano ako, may bago na akong tinitake na gamot. Ang dami kong tinitake na gamot. Isa na tong Rembella, para sa phosphorus ko, sodium and calcium. So, feeling ko, nung ang dami ko nang lalong ininom na gamot, feeling ko may iba na nangyayari sa katawan ko. Parang may mabag, parang lalo ko nininervous ganun kasi ang dami ko ang tinitake na gamot. Mga nasa 10. Hindi ko nag-herbal. Kahit herbal-herbal lang. Kasi kapag nag-herbal kami, may ma-apekto na sa laboratory namin. Potassium. Kasi pag mataas yung potassium namin, pwede kami mag-cardiac arrest. Kaya, nag-iingat na ako. Ito lang ako. Ako talaga siya. Mismo sa ano, pag nagbago ako mag-dialysis. Hindi ako natatakot dun sa pagtusok. Natatakot ako sa paglabas ng dugo sa katawan ko papunta sa machine. Natatakot ako pag ano, ang tagal para sa akin maano, bumalik sa akin yung dugo. Kasi diba, papasok yung dugo, tapos palabas, pabalik sa katawan ko. So, parang natatakot akong, wala, bakit ang tagal lang? Bakit ba ako mawas dugo ko? Talagang ako nagda-dialysis. Ay nga, anxiety nga. So, lagi akong, kaya ang ginagawa ko niyan dati, before the 3 days ago, dinadaldal ko talaga nurse ko. Hindi ko alam. Parang ano lang, parang nagiging hawaan ako kapag dinadaldal ko yung nurse ko. Ganun. Ganun yung ginawa ko lang. Pero, pagkatapos naman ng pagbalik sa kanang dugo, parang dyan ako, mano, nagiging chill na lang ako ganyan. Kasi natutulog lang din naman ako sa dialysis ko, guys. So, magising na lang ako, Judy, tapos inialis mo, ano? Ito ka lang. Lagi akong ano, puyat. Kaya, pag nagda-dialysis ako, doon ako nakatulog ng maayos. Okay, guys, di ba may kwarto ako, doon ako natutulog. Ngayon, dito na ako sa may sala namin. Kasi, ayoko na, wala, mag-isa lang. Natatakot ako na mag-isa lang. Hindi ako natatakot sa multo, ganyan. Pero dati naman, di ba, okay lang sa'yo matulog mag-isa? Mm-mm. Gusto ko pa matulog mag-isa. Pero this time, dahil nga may anxiety ako, natatakot ako mag-isa. And, gusto kasi may kausap ako, parang may kasama ko, ganyan. Anytime pwede ko gisingin, pero noon. Kasi nung nandun lang ako sa kwarto, parang, hindi kasi alam ni mama nagising ako. Akala ni mama tulog ako. Kaya pag ginising ko siya, magagalit sa akin kasi di pa ako tulog. Nakatakay kasi ako sa ito, di ba? So, di ako nakatulog na maayos. Nakatulog na lang ako mga alas 6. Minsan pa nga di talaga ako nakatulog eh. Alam mo yung umaga na, 10 na ng umaga, di pa ako nakatulog. Grabe. Ayun naman siguro nung nakaraan kasi mababa yung hemoglobin ko. Pero ngayon feeling ko okay na siya kasi nakabawi-bawi na ako natulog ko. Yung gamot ba may caffeine? Meron ba yun? Ewan ko, sa caffeine lang ata yung caffeine na yun. Oo. Kasi bakang, ewan ko, may mga gamot ba na nagpapagising sa'yo? Wala akong alam na gamot na may side effect na papagising pero pampatulog oo. Tanong yung mga doktor mo ko mamaya, dahil lang pala dyan sa mga gamot na yun, hindi ko pinapatulog ng gamot. Siguro sa paglaban-laban ng gamot sa katawan, no? Sobrang dami. Hindi ko lang alam, hindi natin masabi, pero may chance, siguro. Mm. So, dami kong ininom ng gamot. Kahit ano yung nararamdaman ko sa katawan ko, kahit ano lang,
Nagkaroon kasi ako pasa dito kasi nagkaroon ako ng buwan ng dalaw. Nagkaroon akong ano dito pasa. So, nung nakaraan na, ba't ako may pasa? Eh kasi, sa experience of being a dialysis patient. Yeah. Bago kasi mag-dialysis, di ba may mga ano kami, may mga, tawag din? Check-up. Nararanasang ano sa katawan para malaman na may na may sakit ka? Ano yun? May symptoms? Symptoms. Uh-oh. Ayun, isa ka sa symptoms, ay pasa. Nagkaroon ako pasa dito dati. Sa likod sobrang ng... Sobrang laki. Ang ganito siya kalaki. Ni? Pero ano, kulay violet siya tapos di siya masakit. Kasi yung pasa talaga, pag ganyan mo masakit eh. Dapat daw kasi sa pasa, masakit talaga. Pag di daw masakit, parang symptoms na ganyan. Masakit. Yeah. Mm-hmm. So ayun yung nalasin ko. Pero masakit siya, pero kinabahan pa din ako. Anxiety nga, di ba? Lahat na lang kinakabahan ka. Lahat na lang. Kahit ano, tumunog lang yung machine ko kasi may ano, kunyari may kulang na acid something dun sa ano machine. Na kailangan kasi ng machine niya. So tutunog yung machine kapag kulang. Kulang na yung nakukuha. Pag tunog lang nun, kahit hindi sa kanyang problema hindi kundi dun sa ano machine, kinakabahan pa din ako. Problema. Advance ako mag-isip. O problema, ganun yung isip. Oo. Grabe kasi. Sabi mo nga, di ba nun yung kulang ka sa pain? Sa? Oo, feeling ko kulang na rin sa pain. Kasi nga, naano na rin ako dito sa bahay. Wala na rin ako nakakausap masyado. Pabulo ka ba naman dito sa bahay niya? Tapos, syempre, dati, laking ano kami. Araw-araw naman. Gantong oras, nasa simbahan kami ngayon. Ganun wala na uwi-uwi. Hindi ka nakita sa camera, dal-dal ka lang. Hindi kasi syempre, kailangan sa ti Judy lang magkikwento. So yun, anong ginawa mo nun? Ang ginawa ko lang, syempre, lagi ako na-attack eh pag matutulog ako. Ayun nga, ginawa ko dito ako sa sala na tulog, para anytime na may nakunyari magpanik ako, may nagigising. Mama! Magano'n ka talaga? One time. Tapos nag-ano na ako, parang... Naiinis ako kasi di ba makatulog. Ano ba yan? Gising na naman ako. Kasi alam mo yung 15 minutes ka lang nakatulog, tapos ay gising ka na naman. Hindi mo alam kung anxiety ba ito o may problema na rin sa hemoglobin ko eh. Kasi nakakaroon yung baka, sabi ko nga sa baka sa side effects, di ba? So, sobrang dami kasing gamot ko. Alam nyo ba, umaga tanghali, tapos gabi yung gamot ko. Pero this time, wala akong pangtanghalian. Puro lang siya umagahan, tsaka gabi. So, naiipon lahat. O, iniinom ko sa ano, sa... Wait, ano yung gamot mo? Diba? Lahat yan, isang piraso yan, iniinom sa isang araw. May two times? Two times dito na napakalaki din ng ano. Ito, one time. Ang laki! Ang laki dito, oh. Chewable siya, kaso... Pagkagat ko kasi one time, pagkagat ko yung ganyan, na ano ko, katasan ko agad yung ano. Pero may ano siya, gatas siya. Lasang gatas daw siya. Pero di ko carry kainin. Ang gamot ko niyan sa umaga, 7, Renbella. Yung Renbella kasi bawa siya magsabay sa ibang gamot eh. Pero, lalo na sa Perus. Pero, ayun yung sabi. So, nakinig na lang ako. 8, Amlodipine. Tapos, sinasabay ko na yung sa ano ko, calcium tsaka sodium. 10, meron pa akong Carbidolol. Sa high blood, tapos nagpo-vlog kami. Dito kami. Pwede naman. Isa naman pa. May gamot ka ba sa hemoglobin? Wala. Ay, para... Ay, Perus. Perus. Tapos sa tanghalian, Perus, tsaka Febusostat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa umaga lang. Sa umaga lang. Diba? Tapos sa gabi, Renbella, Amlodipine, Carbidolol. Sampo yung ano, yung iniinom ko araw-araw. Nagamot. Baka po may gustong mag-sponsor sa akin, no? Tumatanggap po ako, napakamahal po nitong gamot na to. 1,200. Ilang piraso? 30? 30 tablets, 2 times a day. 15 days. So, baka naman. Yes. No, tayo sa ano. Ganyan mo mo. Taray. Send to her Gmail account, Judy Franz. Baka naman. So, guys. Sa ngayon, nag-ano pa ako. On, ano ba, on processing. Ano ko, pero yung nagko-continue ako sa gawain ko ngayon. Panay tulog. Kasi nga, di ba, halos 1 week akong puyat. Recover pa ako.
And I know soon malalabanan ko na siya and kulang ako sa faith. So need kong yakausapin si God lagi. Tsaka kasi, alam mo yun, kaya ako nagkaroon ng anxiety kasi ayun nga, lagi ako naiwan dito sa bahay, ganun. Tapos lockdown pa. Hindi na ako nakapagsimba, ayan. Tsaka din, okay lang sana kung malakas signal dito at doon na lang ako mag-ano para makapagsimba ako, diba? Pero anytime, no, you can talk to God naman. Pero di ko ginawa. Di ko nagawa, pero ngayon ginagawa ko naman na siya ulit. Ginagawa ko naman na ngayon yung tama. Yes. Yes. So, sana soon makarecover na ako sa kanyang anxiety. Kasi first time ko nga to. So, medyo nahirapan ako. And sana may natutunan kayo sa laban ng aking buhay. Char. Di perceive ko siya talaga. So, kinuwento ko na lang and para update lang din, diba? Isa pang nagpaano sa akin ng anxiety ko yung pagkakaroon ko ng anemia. Ano yung stage 2? Kasi, ayun, doon ako nagsimula noon. Nagkaroon ako ng anxiety simula nung tag nito, nag-search ako about anemia. Doon yung, shhh! Medyohan ko tayo sarili ko. Simula nung nag-search ako ng about anxiety, simula nung nalaman ko na may stage pala yung anxiety na yan. Anemia? Ay, anxiety. Yesa kasi. Nalayimik na ako dito. Simula nung na-search ko yung about sa anemia ay nalaman ko may stage ang anemia. May stage 1, stage 2, stage 3. Doon nagsimula yung anxiety ko kasi. Siyempre, akala ko parang cancer. Nga kasi cancer lang yung ano ko, may ganun-ganun. Pero sa bobo ko din eh, no? May stage rin pala yung sakit kong chronic kidney disease. Eh? Oo! Stage 5 ako! Chronic! Hindi na maagapan, di ba? Stage 5 ako. Ah, yung mga pag-stage 5, yun yung mga hindi naagapan. So, yeah. Tanga ko lang, di ba? Hindi akong nag-iisip. So, yun, guys. Thank you for watching my video. Sana may matutunan kayo. Sabihin yes. Na sana may matutunan kayo kasi ako, di ko alam. Kaya magpapagaling na lang ako. So, thank you guys for watching. This is just update on my life. Please subscribe to my channel and click the notification bell. That this is the notification bell para ma-notify kayo if may bago akong vlog. Bye. Subscribe. Bye-bye. Hi everyone, before this video end, gusto ko po sa inyo i-suggest ang Hermosa Corona brand ng lip tint. Marami po siyang shade tulad ng kung gusto nyo po bumili, meron po silang online. Pwede kayong mag-DM sa kanilang Facebook page. Eto po. And Instagram. And good news! Meron na rin po sila sa Shopee. So, di na po kayong mahirapan if nag-order po kayo lagi sa Shopee. Na, ang link po ay nasa baba lang. So, kung gusto nyo po mag-try and curious kayo kung bagay ba sa inyo to, I'm sure bagay to sa inyo kasi ang daming shade na pagpipilian. At murang-mura lang po ito. Hindi kasi ako makabili ngayon. Pero, I promise, pag nakabili ako, i-review natin yan. Bili na kayo. Try nyo na dali tapos PM nyo ako or comment down below. Ano kayong bagay sa akin? Try nyo na guys. Maganda yan. Promise. Thank you.